Alam mo ba nakatulad din sa LRT Line 2? Ang LRT Line 1 ay hango din sa mga pangalan ng mga makasaysayang tao, bagay, lugar at grupo na naging parte ng ating kasaysayan. Simulan natin sa Roosevelt Station. Ito naman ay nanggaling sa pangalan ng dating US President na si Franklin Roosevelt, ang Balintawak Station. Ito naman ay sinasabing nagmula sa kasuotan ng mga Pilipina noong panahon ng mga Kastila, kung saan sila ay nagsusot ng saya na mayroong tapis at isang baro naman na mayroong nakaalampay sa balikat. Ang Monumento Station. Ito naman ay nanggaling sa pamosong landmark sa Caloocan, ang Monumento Circle. Sumunod naman dito ang Fifth Avenue Station, nakasama sa 12 na series ng mga avenue at intersection sa kabaan ng Rizal Avenue, ang Arpapa Station. Ito naman ay nanggaling sa pangalan ni General Ricardo Papa, na naging Manila Chief of Police noong 1960s. Sumunod naman dito ang Abad Santos Station. Ito naman ay hango sa pangalan ni Jose Abad Santos, na isang bayani sa ating bansa, noong panahon ng pananakop ng mga Hapon. Ang Blumentritt Station. Ito naman ay nanggaling sa best friend ni Dr. Jose Rizal, na si Ferdinand Blumentritt. Ang Tayuman Station. Ito naman ay sinasabing nanggaling sa pangalan ng isang lugar na ginagawa ang pagkukulay ng tela na kulay indigo. Ang estasyon naman ng Bangbang ay hango din sa isang lugar, kung saan sa lugar na ito ay namimili ang mga tao para sa murang medical supplies. Sumunod naman dito ang estasyon ng Doroteo Jose. Ito naman ay nagmula sa pangalan ng isang Pilipino na bumuo ng samahan laban sa mga Kastila upang mapali sa mga masamang arsobispo. Ang estasyon naman ng Carriedo ay nagmula sa pangalan ni Francisco Carriedo na nagpasimula ng public water system sa ating bansa noong 1700s. Ang Central Station. Ito naman ay sinasabing tinawag na Central Station dahil ito ay nasa gitnang bahagi ng LRT1. Sumunod naman ang United Nations, kung saan ito naman ay nanggaling sa pagpapatayo ng Western Pacific Headquarters ng UN noong 1959. Kung saan itinayo din sa lugar na ito ang Regional Office ng World Health Organization, kung saan ang WHO nga isa sa ahensya ng United Nations. Ang Pedro Hill Station. Ito naman ay nagmula sa pangalan mismo ni Pedro Hill, na isang physician, journalist at legislator ng Maynila. Sumunod naman dito ang Quirino Station, na nanggaling naman sa pangalan ng dating Pangulong Elpidio Quirino, na naging ika-anim na pangulo ng ating bansa. Ang Vito Cruz Station. Ito naman ay nanggaling sa pangalan ng dating mayor ng Pasay, na si Hermogenes Vito Cruz. Ang Gil Puyat Station. Ito din ay nanggaling sa pangalan ng dating senador at kilalang businessman na si Gil Puyat. Sumunod naman dito ang Libertad Station, kung saan ito naman ay nanggaling sa salitang Kastila na Libertad, na ang ibig sabihin ay kalayaan. Ang EDSA Station, kung saan ito naman ay nanggaling sa pangalan ni Epifanio de los Santos, na sinasabing isa sa henyo sa kasaysayan ng Pilipinas, kung saan si Epifanio ay isang historiador, manunulat at civil servant. At ang panghuli naman ay ang Baclaran Station. Ito naman ay nanggaling sa salitang baklad, kung saan dito ay nag-aalaga at nagpapalaki sila ng mga isda. Ang dating lugar ay tinawag na Bakladan, na kalaunan itinawag din na Baclaran.